araw noong taong 1986, naganap ang pagtatapos ng EDSA People Power Revolution na tumagal ng 4 na araw bunsod ng malawakang pag-aalsa laban sa rehimeng Marcos. Ang binansagang Yellow Revolution ay nagresulta sa pagwawakas ng 21 taong pamumuno ni Ferdinand Marcos at ang muling pagbabalik ng demokrasya sa bansa. Maumpay na aga sa mga waray na nanonood ngayon sa Panahon TV. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire kung saan madalas tamaan ang lindol. At kapag lumilindol, may isang paniniwala na tinatawag na Triangle of Life kung saan posible kang makaligtas kung ikaw ay nasa gitna ng taxlot na ito. Alamin ang katotohanan sa panayam ni Cathy San Gabriel. Ito ang panayam sa Panahon TV kung saan mismo mga eksperto ang maghahatid ng kaalaman sa inyo. Ngayong araw, hihimayin natin ang tungkol sa teorya ng Triangle of Life at iba pang impormasyon sa internet. Kasama natin si Undersecretary Renato Solidog ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX. Saring impormasyon ang kumakalat sa social media tungkol sa di umano'y tamang paraan para masiguro ang kaligtasan kapag may lindol. Ito ang tinatawag na Triangle of Life. Ano nga ba ang survival technique na ito? At totoo bang nakaliligtas ito ng buhay? Yan at iba pang impormasyon kumakalat sa internet tungkol sa The Big One, alaming diretso mula sa eksperto sa aming panayam. Kumakalat sa social media ang teorya ng Triangle of Life at sinasabi na ito daw ay mabisang paraan sa pagprotekta sa sarili pagdating ng isang lindol. Totoo po ba ito? Well, unang-una, kailangan nating maipaliwanag ano ba yung totoong Triangle of Life at yung sa internet na Triangle of Life. Ito'y nagmula sa isang suggestion ng isang tao na sa kasamang palad ay hindi naman eksperto but a con man. Kung titingnan natin, at ang sinasabi niya, imbes na magtago ka sa isang matibay na mesa, ay humiga ka na lang sa tabi nito. Na kung lilindol man, ay yung kisame, kung babagsak yung kisame, ay sasandal sa mesa at mag-form ng triangle. Iyon yung suggestion. Pero sa tunay na lindol, ano mangyayari? Gagalaw yung foundation, gagalaw yung buong building. Yung kisame gagalaw, baka bumagsak. Yung mesa, possibly ring gumalaw. So kung ikaw ay humiga lang in a fetal position sa tabi ng mesa, pwedeng yung mesa ay lumayas na at wala nang pagsasandalan ang bumagsak na kisame at diretso sa iyo ang impact ng nahulog na kisame. Kaya tayo pumapasok yung duck over and hold sa ilalim ng mesa para tayo hindi directly mabagsakan ng mga bagay sa kisame o di kaya sa gilid natin. So mali ang Triangle of Life. Hindi po lahat ng sinasabi sa internet ay totoo. Kaya dapat po mag-ingat ang ating mga kababayan, makinig sa mandatong organisasyon na base sa siyensya at engineering ang sinasabi natin. Ang pinaka-importante sa lahat, unang-una ay kailangan maging matibay ang bahay at gusali. So kahit mag-duck, cover, and hold tayo, pero babagsak naman yung bahay at gusali dahil hindi matibay, eh mas malamang tayo yung maapektuhan. Madalas din po na may kumakalat sa internet na naglabas daw ng babala ang PIVOX na nagbibigay ng oras at araw sa pagdating ng isang lindol. Ano pong masasabi niyo sa ganitong mga babala? Sa kasulukuyan, wala pang sino man ang may kakayahan na magsabi kung ang eksaktong araw o oras mangyayari ang isang malakas na lindol. At ang babala, kung maging official man, ay taga PIVOX mismo ang magsasabi sa pamamagitan ng ibang kinaukulan, pwede rin yun, pero dapat official. Hindi kami nagte-text ng babala na may paparating na lindol. So yung mga ganyan ay hoax yan. Hindi rin kami nagsasabi sa Facebook. Ang internet ay maaaring magamit para magbigay ng impormasyon. Pero on the other hand, ito rin minsan ay nagagamit para sa disinformation o yung pagpapakalat ng maling impormasyon. Ano po yung payo nyo sa mga netizen pagdating sa pagsuri ng impormasyon mula sa internet? Well, ang teknolohiya pwedeng gamitin sa tama o mali.
pero mas malamang tama. Pero para masiguradong tama ang informasyon na nakukuha, eh, tumingin kayo doon sa source ng tamang information. So dumiretso na kayo sa FIVOX o mag-clarify sa FIVOX, DOST, di kayo sa Bagyo sa Pag-asa, imbes na maniwala kayo agad sa pasa-pasa ng ibang tao. Kasama si Undersecretary Renato Solidum, ako po si Cathy San Gabriel. Tandaan, dapat laging mga eksperto ang makapanayam para sa tamang kaalaman. Ito ang Panayam sa Panahon TV. Ayon sa Philippine National AIDS Council, tinatayang 23 Pilipino ang diagnose sa sakit na HIV, isang sakit na inaatake ang immune system ng tao. Sa dumaraming bilang ng positibo sa HIV, may paraan pa kaya upang mabawasan ito? Narito ang ilang pang detalye sa ulat ni Tricia Carino. HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang sakit na nakukuha sa body fluids na inilalabas ng ating katawan. Karaniwang nakukuha sa pagtatalik. Sinasara ng HIV ang mga cells sa katawan sa puntong hindi na ito kayang labanan ng mga nakakahawang sakit. Sa loob lamang ng 10 taon, trumiple ang bilang ng mga kaso ng HIV positive ng may edad 15 hanggang sa 24 years old. Mula sa 13%, umabot na ito ng 29% sa taong 2009 hanggang sa 2018. Sumatotal, may naitalang 900 na kaso ng mga lalaking may HIV at 45 naman ang sa mga babae. Sa dumaraming bilang ng kaso, may paraan ba bang maaring gawin para mabawasan ang bilang na ito? Sa ngayon, wala pang lunas sa HIV, pero maaari namang makontrol ang pagkalat nito. Maaari ding makaiwas sa pagsunod ng ABCDE. Una ay ang A o abstinence. Ito ang pag-iwas sa pakikipagtalik sa paiba-ibang tao. B is for be faithful, maging tapat sa iisang tao lamang. C ay ang paggamit ng kondom. Ito ang pinaka-epektibo sa pag-iwas sa sakit na HIV dahil hinaharangan ito ang direktang pagkahawa mula sa virus. Don't reuse needles. Ang HIV ay hindi lamang nakukuha sa pakikipagtalik. Maaari rin itong makahawa sa pamamagitan ng muling paggamit ng in-injection na itinuturok sa isang may HIV. At ang panghuli, educate yourself. Dahil ang kaalaman sa sakit na ito ay importante upang maiwasan ang sakit na HIV. Susunod sa Panahon TV, dry run ang paglilinis ng basura sa ilalim ng tubig ng Manila Bay, isinasagawa. At ang kauna-unahang spacecraft na mula sa Israel, lilipad na. Abangan niyan at iba pang detalye sa astronomiya sa aming pagbabalik.